Mga Diyos na sinasabing mas malakas kay Zeus. Magandang araw mga kaibigan. Ako'y nagbabalik, si RJTV. Kilala si Zeus sa Greek mythology bilang pinakamalakas na Diyos at siya ay ang namumuno sa lahat ng Diyos sa Olympians. Siya ay nagtataglay ng kapangyarihan na kontrolin ang kidlat at kalangitan. Ngunit may limang Diyos pa raw na mas malakas kay Zeus. Yan ay ating ipapakilala at pag-uusapan sa videong ito. At bago iyan, ay kung bago ka pa lamang sa channel na ito, ay hinahanyayaan na kitang mag-subscribe at i-hit ang notification bell. Yun lamang, salamat at tara at simulan na natin. Dito lang yan sa RJTV. Una nga dito ay si Kratos. Si Kratos ay ang sinasabing God of War mula sa Santa Monica mythology. Inilalarawan si Kratos bilang isang napakalakas at napakamakapangyarihang mandirigma. Mula sa kanyang taglay na lakas sa pakikipaglaban, siya ay nagkaroon ng tagumpay sa kanyang misyon na maghiganti sa mga Diyos na halos nagawa niyang matalo ang pinuno ng mga Olympians. Ikalawa, Amaterasu na nagmula sa Japan mythology. Siya ay ang Diyos ng araw at langit at sinasabing pinakamalakas na deity sa Japan mythology sa kadahilan ng kaya raw nitong kontrolin ang araw at ang pangunahing pinagmumulan ng buhay at enerhiya, at ito ay ang pwede niyang gamitin upang mas madali niyang matalo ang Diyos na si Zeus. Ikatlo ay ang nagmula naman sa Hindu mythology na si Vishnu. Siya ay ang sinasabing may kakayahan na magpreserve ng kosmos at kayang-kaya niya ding sirain ang buong universe. At kaya niya din itong i-restore, dahilan para posibleng gagamitin niya ang pangunahing kapangyarihan ng universe, paraan para matalo si Zeus. Ikaapat ay si Marduk, ang Diyos na sinasabing chief god sa buong Babylon mythology. At siya ay ang tagapaglikha ng deity sa Babylonian myths, at dahil dun ay kayang-kaya niyang kontrolin ang lahat ng likha, kung kaya't masasabing siya ay napakalakas na Diyos at kayang-kaya niyang matalo itong si Zeus. Ikalima mga kaibigan ay si Odin, ang father of all Norse, ang pinakamatalino pagdating sa mga mahika. At siya ay ang lumikha sa mundo at siya ay ang nagtataglay ng kapangyarihan sa iba't ibang elements tulad ng apoy, langit at kidlat na maaaring counter kay Zeus ito. Mga kaibigan, sila nga ay ang mga Diyos at Diyosa na maaaring mas malakas kay Zeus. Kaibigan, ano sa tingin mo? Sila ba talaga ay kayang-kayang talunin ang kinikilala na pinakamalakas na Diyos sa mythology? I-comment mo naman ang iyong opinion sa comment section upang sa ganun ay malaman naman namin ang iyong masasabi. Mga kaibigan, maraming salamat at umabot ka sa dulo ng ating videong ito. At siguro dito ko na tatapusin ang ating talakayan sa videong ito. Muli, ito si RJTV, nagpapasalamat at nagpapaalam.